13 billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu, pero napagkasya. Bakit kaya? Tapos natin kung tayo pinapasakay, ginogod time, at ginogoyo tayo. Tingnan din natin itong isa pa. Kung tayo binubudol. Nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol, ah. I-analyze namin yan ni Ma'am Kababayan. Bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No, mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000, 2 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito? That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan ang galing ang droga, sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado, pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga shabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total, nagpa-presscon na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PDEA, nandun yung mga local officials, at makikita na talagang nandyan ang shabo sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami, 2 tonelada, at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalokohan po ito. Huwag nyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number three na punto, halos hindi alam ng police kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang uneasy. Sinasabihan siya, uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang umarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya, at upang ipakita, kita niyong kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign, at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa, sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling.
No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung sa napakaraming butas. You mean to say a 13 billion worth of shabu na haul, no, na dinadalamin ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resbak, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, yeah. Wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja, nagtatago talaga tapos ako. Tapos ang kargada mo, dalawang tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. Hindi cocaine, ha? Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. Mm. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, matitechnical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Mm-hmm. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. Patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Anong kailan ka naging sundalo, 'di ba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong hindi ka bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now he's saying pa, no. What's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no. Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa dalawang taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, mm. And yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor. No? Ito yung nahuli. Ang pangalan niya, Ma'am Michael Sarate. Never heard. And he's a U.S. soldier pala. Oo. No? Tapos, and then, yeah. Makikita mo, Ma'am. Frank, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos. Hindi siya seryoso sa ganitong dalawang tuniladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niya ang mga tao. Yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness, yeah, kung gaano kabigat itong inaharap na problemang, yeah, ito, at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PIDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng police at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan, basta sabihin mo lang na nag-checkpoint kayo. Ito, Ma'am, pa, you were saying something kanina, yeah, at interested akong i-pursue ito. Sapagkat ano bang layunin kung bakit ito ay tiniming na ilabas a day after ng napakalaking pagsambulat ng rally sa Tagum, yeah, at napakalaki at napakalawak ng pagkagalit ng mamamayan sa kanilang mga iligal at otoritarya na pagsuspende. Yung rally na sinabi ni Abante ay nilangaw. Ma'am, ay stand corrected. Kagabi may nag-message sa akin, sabi nila ka Eric, siguro aabot nyo ng 80,000, 200,000, hindi lang 60,000. Yeah. Mammoth rally. Bakit tiniming ito, ma'am? At bakit ginastusan at gagamitin ang isang scripted na pangpelikula nga, hindi makakapasa ang ganitong gimmick na pangbabasto sa katalinuhan ng mamamayan? How do you look at this kind of style at presidente pa ang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino? Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitikan niya, no, over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know, no, right now, ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. No, so, yung pamamalitikan niya, no, the lines that he said, it's a bloodless, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade, no, kay PRRD.
over a drug war where 88% of Filipinos approved of. And diba? Supported. And supported. And now they're so angry at him, they're so enraged at him, because now we don't have the peace that we had during PRR.